Good morning mga kachika, isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay nakuha Manila ang titulong Eat Bulaga, suportang maraming Davao Cards hindi naman nila nakuha. Ito ang naging sagot ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga solidong taga-suporta ng Comunitrio na walang iba kundi sina Tito Vic and Joey at belta nila sa pamilya Halusos. Matapos nga ang kanilang pagka-renew sa trademark ng Eat Bulaga at ibinigay sa kanila ng Intellectual Property Office of the Philippines ang buong karapatan dito. Marami sa ating mga kababayan ang hanggang ngayon ay hati ang reaksyon at tila kahit pa daw nakuha ng pamilyang Halusos ang anumang titulong kanilang ninanais, hindi daw nila mapapalitan kung ano ang naging ambag ng Comedy Trio ng longest running non-time show. Ang pagod, sakripisyo, puyat at pag-iisip mga programang kanilang ipinalabas sa loob ng 44 na taon ay siyang hindi daw mapapantayan ng Tape Incorporated at ng New Eat Bulaga na tila hanggang ngayon ay binabatikos ng maraming Pilipino online. Pero bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa mundo ng showbiz. Subscribe na! At yun na nga mga kachika, hindi daw kayang magsinungaling ng maraming solid Davao Cards na mapaghanggang ngayon ay tila nasaktan ang marami sa kanila na naging desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines or IPO. Matapos ilabas kahapon August 5, 2023 ang official na lisensya ng Tape Incorporated na official na ring magmamayari ng brand new trademark ng Eat Bulaga hanggang 2033. Ang balitang ito ay isa sa ikinalulungkot hindi lamang ng mga original Davao Cards kundi ng kanilang mga supporters all over the world na kasama niyang lumaban para makuha ang pangalang sila ang nagpasikat at nagpakilala. Ngunit sadyang ganito talaga ang kapalaran at hindi nila dapat saklawan ng anumang desisyon ng nasabing hukuman. Para sa kanila, ang tunay na suporta ay manggagaling sa taong nagmahal sa programang tumagal ng 40 taon kahit pamantila nagtagumpay para ang Tape Incorporated sa kanilang legal battle sa pagitan ng agawa ng pangalang Eat Bulaga. Isa lang daw ang masisiguro ng maraming solid Davao Cards sa kanila, ang hindi maawat na pagmamahal at suporta ang ibinigay nila sa powerful trio na sila Tito, Vic and Joey. Ang kailanman ay hindi makukuha ng pamilyang Halusos. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at ayon pa sa kanila, "Well, that's life. We should understand and accept defeat. Before hindi naman nangangahulugan na kapag natalo, italo na. Lagi nating tandaan na part lang ng proseso ang ipinaglaban ng both parties. May mga issue man na kumakalat na nag-under the table yung tape sa IPO, wala tayong proof dyan at until may umamin nga. Pero until then, should respect the IPO's decision. But let us remind them all na hindi porket nakuha nila ang trademark ng Eat Bulaga, for 10 years ay sila na ang nagwawagi. Definitely not. Ang mga nanonood pa rin ang siyang magpapasya kung sino ang gusto nilang subaybayan. Base sa mga nangyari in the past month, no doubt TVG wins the heart of every Davao Cards. Worldwide na sa kanila ang simpatsya ng tao, kaya until now may mga nag-uudyok pa rin sa kanila na ilaban ang karapatan nila sa AB, lalo na ang naging image ng non-time show ng 44 years. Hindi biro ang naging ambag ng tatlong ito sa lahat ng success ng non-time show. Hindi naman magkuha ng Eat Bulaga ang bansag na longest running non-time show kung hindi dahil sa mga Davao Cards at lalo na sa TVJ. Kaya yan naging katwiran ng marami, magkakaroon lang ng komplikasyon sa agawa ng pangalan, ang puso ng mga manunood kailanman. Hindi aabot sa limutan, itatak nyo yan sa mga kokote nyo na ang TVJ ang kinikilala ng maraming Pilipinong manunood sa Eat Bulaga. Magbago man ang programa, title nila sa TV5, ang suporta ng maraming tao hindi magbabago. They have always the people beside them, supporting them and fight for them. Talagang nakakalungkot ang nangyari sa kanila kasi kahit na mga tao na nagsasabi na sila ang Eat Bulaga, hindi ito aktual ang nangyari. Pero nandito pa rin tayo for them. Ipakita natin na ang labanan ngayon wala na sa pangalan ng programa. Nasa suporta yan ng bawat tao na niniwala sa kanila. Sabi nga ng TVJ, noon pa man, mula Batanes hanggang Gulo, walang maiuwang libang lahi man o Pilipino
dahil hanggat may bata, may itbulaga. At para sa maraming ang tunay na itbulaga, ay ang TVJ. Ako, TVJ forever and ever, no? Kasi ang mga games at episode nila, i-genuine, walang pinokopyahan, sila talaga ang nag-isip at hindi boring kasi mula umpisa hanggang matapos, tawa ka ng tawa. I love Eat Bulaga Tape Incorporated JM7. Congratulations! Eat Bulaga Tape Incorporated JM7. Stay strong and more blessing. God bless you all. Mas masakit niyan, kanila ang trademark copyright naman sa TVJ. Sa huli, sila ang magbabayad ng danyos o royalties sa TVJ sa pagtitinda nila ng merch na paggamit ng EB at Eat Bulaga. Hindi sila ang Eat Bulaga, kundi fake Eat Bulaga. For me, tanging Tito Vic and Joey, ang tunay, well, maaring nanalo kayo pero hindi nyo matuturuan ang taong bayan na sulit kay TVJ. God bless! Tama, kahit makuha ng halosos ang trademark, alam ng buong mundo ang original ng AB, ang TVJ ang original. And quote! Sa naging komento ng ito ng marami sa ating mga kababayan ay talaga namang marami pa rin sa kanila ang hindi makatanggap na hindi pinaburan ng korte ang tunay at totoong may-ari ng Eat Bulaga at yun ay walang iba kundi ang TVJ. Banat pa nila ay kahit na binigyan na ng titulo ang Tape Incorporated na sila na ang may-ari ng Eat Bulaga ay hindi pa rin daw di umano titigil ang mga solidong taga-suporta ng TVJ, lalong-lalo na ang mga Dabar Cards kasi para sa kanila wala talagang dapat nagmamay-ari ng titulong Eat Bulaga kundi ang TVJ lamang at wala ng iba pa. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo, mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Kung ang ating mga kababayan, kung madadala po ba ng Tito Vic and Joey at ng Dabar Cards ang titulo na Eat Bulaga sa TV5, nakapanood ako ng isang vlog ng isang abogado na ang linya talaga ay dito sa agawan ng titulo, diba? Yung trademark. Trademark, yung mga ganun. Copyright. Copyright, trademark, yan ang mga ano. Eh, nagtatrabaho siya mismo talaga eh. Sa opisina. Tama. Diba? Yung palang Eat Bulaga ay hindi po pwedeng pigilan ng Tape Incorporated na dalhin ng Tito Vic and Joey at ng Dabar Cards sa TV5. Ayun. Dahil ang in-applyan nila na ano pala ay sa merchandising lamang ng Tape Incorporated. Samantalang, ang in-apply naman ng Tito Vic and Joey ay entertainment. Eh, pero ito na ay, lumabas na naman si Mayor Bullet, diba sabi niya, kung sino man ang gagamit ng pangalan ng Eat Bulaga ay makakasama. Idedemanda namin. Idedemanda niyo yung sarili niyo. Diba? Sinabi na mismo at talaga po nagtatrabaho sa linya ng mga ganitong usapin yung abogado na nag-vlog na they cannot stop Tito Vic and Joey and Dabar Cards to use the title Eat Bulaga. Kasi ang kanilang in-apply nga ay tungkol sa entertainment, hindi po merchandising lang. Yun yun. O sa kanilang pangalan bilang membro ng Dabar Cards. Yes. Diba? At siguro yun, ano din nila, siyempre hindi nila ibibinta ang kanilang pride. Diba? At saka yung prinsipyo. Yun ang pinaka yung pride nga kung minsan false pride pa eh. Diba? Parang ganun. Pero yung prinsipyo, paninindigan nila yan. Kaya yung 2 million, bakit ngayon lang? Dapat noon, nung kailangan nila ang kanilang pinagpaguran, noon yun dapat ibinigay ang kanilang pangangailangan. Tama. Diba? Nagkamali sila ng inopera. Oo. Diba? Yun yun eh. May kasabihan tayo, aanhin mo ang milyon na hindi mo naman kailangan. Mas matimbang ang piso na dumating sa mga palad mo nung walang wala ka. Yun yun. Mas mahalaga yung piso kaysa sa milyones na hindi mo na kailangan. Diba? Sanay na sanay sila talaga magaganyan. No? Ayun. Umulagin ka talaga sa halaga. Pera-pera ang labanan. At saka laging baligtad ang mga kwento. Ayun. Diba? Ayun. Kailangan ko, may binibitiwan yung mga salita. Paninindigan nyo. Dahil hindi lang naman iilang tao nakakarinig sa inyo. Lahat ng kausap nyo. Eh bakit ganun? Nagkakabaligtaran. Dapat kung ano yung sinabi nyo, A. Paninindigan nyo, A. Yung B. Alis nyo yan dahil hindi naman yun ang inyong pinag-usapan. Totoo. Diba? Nakakaano yung tupwento. Alam nyo po, kahit alian nyo pa ng pinakamalaking lubid ang mga artista kung ayaw talaga, kung hindi talaga sasama sa inyo, walang magagawa. Ngayon, kahit wala pa silang mga tali, kapag gustong sumama sa inyo, kahit wala magbawal, sasama. Tama, diba? At saka mas madali ang pagsama nila sa inyo kung papalitan nyo talaga yung title nila. Yun ang alam eh. Yun na lang. At ang nakakaloka lang, dinadaan nila sa pera-pera eh. O tignan mo, si Yusi at saka si Wale, inopera ng 2 million. Para magpaiwan lang doon sa kanila. Ang liit nun na, 2 million? Oo, kaya maliit yung kutubo. Maliit yun sa kanila. Pero ibig sabihin, ang mga halosos, bakit palaging ganyan? Dinadaan sa pera-pera, di ba? Puro pera-pera na lang ang ano. Yun lang ang meron sila. May offer. Sabi noon, ang finances daw, sabi ni Mayor Bullet sa ating panayam, maayos na maayos, walang problema. Biglang lumabas, may mga utang. Kaya nung lumantad na, yung mga hindi nababayaran, nalulugi, di ba? Lumabas yung naniningil, binayaran naman agad. Kasi si Bossing lang. Bossing din at saka si Joey de Leon. Ano ba ang totoo? Di ba hindi na namin alam kung ano totoo, pero kayo lang nakakaalam ng totoo. Correct. Kaya dapat panindigan nyo yun. Tama. Tama ba, Wendell? Ako na lang utera nila ng 2 million.
Ipindot mo yun. Bakit daw? Bakit ka nalang pera? Yung tiba na, Disko, sayang din yung 2 million, no? Okay. At alam naman natin na nung unang araw nang magpalabas ng kanilang sariling programa sa Tape Incorporated, ang magkakapatid na Halosos, nagpa-interview sila. Oo. Diba? Nagkaroon sila ng panayam. Lumalabas na parang sila pa ang kaping-api, na parang sila pa itong naisahan. Parang sila yung biktima. Oo. Playing victim. Hindi ko pinaka-right word. Na parang sila ay purong-purong malinis at ang Tito Vic and Joey at ang mga Dabar Cuts ang dapat sisihin kung bakit iniwanan ang kanilang programa. Alam mo na yun, napanood ko, naguguluhan ako. Kung gusto na lang sabihin yun, bakit hindi yan yung unang statement nila? Di ba parang hindi nagkaroon ng komplikasyon na umaasa pa sila, di ba, na mabubuo? Bakit tinantay pa nila sa ganitong sitwasyon sila nagganyan? Na sinasabi na ngayon ba sila? Sabi ng kanilang presidente at CEO na si Mr. Janjan Halosos, nanahimik ko kami, minadinig ba kayo sa amin? Sila po itong salita ng salita. Mr. Halosos, ipapaalala ko lamang ko. Ang una pong nagsalita ay ang kapatid nyo, si Mayor Bullet Halosos. Kung wala pong sinabi ang inyong kapatid, wala pong sasagutin si Senator Tito Soto.